Ang monumento na ito, lagi kong nakikita kapag sumasakay ako ng MRT dito sa EDSA. At hindi ko po alam ang history nito. Kaya naman nung nagkaroon ako ng pagkakataon para madaanan nito, dito ko na po alamin kung ano po yung history nito. Sa mga kababayan ko po na hindi pa po alam yung history nito, samahan niyo po ako para alamin po yung kwento ng monumento na ito dito sa EDSA. The monument located on the corner of Epifanio de los Santos Avenue and White Plains Avenue in Barangay Camp Aguinaldo, Quezon City. It was made by Eduardo Castrillo in 1993. So, ibig sabihin ngayon na 2023 na halos 30 years na po ito dito sa EDSA. At magbabalik tanaw lang po tayo ang People Power Revolution, ang himagsikan ng lakas ng bayan. Ang revolusyon sa EDSA noong 1986 ay isang mapayapang demonstrasyon na nagtagal ng 4 na araw dito sa Pilipinas. Noong February 22 hanggang February 25, 1986. Ang dahilan daw ng EDSA Revolution, nagugat ang nasabing revolusyon ng mga kilos protesta ng mga tao laban sa diktadoryang pamumuno ni Ferdinand Marcos. Lalo na noong napas lang si Ninoy Aquino noong 1983. Maraming tao ang nakilahok, mga sibilyan, mga militar at agad ng mga simbahan. At ito po, may nakasulat po dito, babasahin ko po. EDSA People Power, nagtipon ng libu-libong mamamayan bilang tugon sa panawagan ng Arsobispo ng Maynila, si Jaime Cardinal Sin, upang bigyang proteksyon sina Juan Ponce Enrile, ministro ng Tanggulang Pambansa, at si General Fidel B. Ramos, pangalawang pinuno ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, at ang mga rebuilding sundalong kabilang sa Reform the Armed Forces Movement na tumiwalag sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos, at nagkanlong sa Campo Crame at Aguinaldo noong February 22 hanggang February 25, 1986. Nanumpa si Ginang Corazon Aquino bilang Pangulo ng Pilipinas sa Club Filipino San Juan Metro Manila noong February 25, 1986. Kinagabihan ng araw ding yon, nilisan ng pamilyang Marcos ang Malacañang. Kasama ang ilang tagasunod nito ang naging katapusan ng 20 years. Grabe, 20 years pala yung pamumuno ni Marcos po dito. Si Benigno Aquino po yung nasa harapan, yung kanang kamay niya nakaturo po. Hindi ko po alam kung sino po yung tinuturo niya. At yung babae po sa pinakataas po, hindi ko po alam kung sino po siya. Pero ang pagkakalam po, si Corazon Aquino na dating naging Pangulo ng Pilipinas, ang isinisimbolo niya dito, parang itinaas niya yung dalawang kamay niya na nagsasabi na tagumpay. Yan po yung ibig niyang sabihin. At yung isa po dito, yung replika po, may hawak-hawak po na revolta po, na Mama Mary po yata yung hawak niya. At dito may hawak na barilong iba, watawat ng Pilipinas, iminawagayway, gitara. Ang ibig pong sabihin po, yung mga nandito po na replika, yung sinasabi po nila, parang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Si Ninoy Aquino nga pala, ipinanganak siya noong November 27, 1932 sa Concepcion, Tarlac. At namatay siya noong 1983. Noong paglapag yung eroplano, pagbaba niya, doon siya binaril. Ang edad niya po nung namatay, 51 years old po siya nung namatay. Shout out sa mga araw-araw po na dumadaan sa EDSA para pumasok sa kanilang trabaho.
Araw-araw din po nila itong nakikita, itong People Power Monument po dito. Ang napansin ko po dito, bakit po hindi napupuntahan ng karamihan? Sa tuwing dumadaan po ako dito side, sa tuwing makikita ko ito, kakaunti lang po yung mga taong nandito, yung mga dumaraan lang po, yung mga bikers lang po. Yun po yung napapansin ko dito sa People Power Monument na ito. Kakaunti lang po yung mga tao na pumupunta. Samantalang hindi naman daw bawal ito puntahan. 2004 pa ako nandito sa Manila. Ngayon ko lang po napuntahan ito at nalapitan. Sana mapuntahan nyo rin po. Panoorin muna natin kung gaano karami yung mga motorista po dito sa EDSA. May nakasulat po dyan sa taas, laban. Yan po, laban, sabi niya. Pero hindi ko kilala po yung babae sa taas na parang, ayan po, makikita po natin sila dyan na madilim po kasi. May gitara po sila, may armalite po, may mga bala, may mga plug po na tinataas. Nagkakapit bisig po silang lahat dyan.